Kung sa iba ay normal na lumipas ang araw, dito sa bahay ay abnormal. Bakit? Because of those men, and they call themselves as macho gupitos. Oo, macho na at gwapo pa raw. Yun ang tawag nila sa mga sarili nila. And seems like they are enjoying themselves here in our ranch. Sa pagsasaya nila, ako naman ang nangungonsumi. Si Sandler, bumabawi na matapos magkasakit. Although nakakakilos na siya at nagsusungit na ulit. Katunayan nga niyan, nagmamando siya ngayon sa mga ungas niyang kaibigan na abalang magpaligo ng kabayo. Nag-e-enjoy ang mga loko-loko at pati na rin ang bruhang si Vanya, nakikisali pa. I swear I will punch you, Steve! Humahangos na sigaw ni Lucas bago tumakbo palapit kay Steve na tinutok ang host sa kanya at binasasiya. Tawa naman ang tawang loko-lokong si Steve. Then out of nowhere, pumailan lang ang kantang ewan kung anong title na sinasabay naman ng mga loko-lokong sina Blue, Nico at Mateo na nagsasasayaw at iginigiling ang katawan. Kung katawan ko lang ang habol nyo, na kung gumiling pa'y lumili ko, masusunod pa rin ang puso ko, ang puso ng Don Romantico. Nang makita naman ni Steve, Lucas at Daryl ang tatlong ungas, nakisabay rin sila. Pero mas lalong umigting ang pagkanta at sayo nila nang lumabas si Jeric sa kwadra. Bago gumiling na parang matatanggal ang bewang sa katawan, lahat sila'y kani-kaniyang giling sa harap ni Sander na nakaupo lamang at nagtitipas sa laptop niya. Nakakadiri kayo! Galit na sigaw naman ni Sander bago pinaghahampas ng dyaryo ang mga kaibigan niya na nagwawala. While they were all busy dancing and singing all their heart content, I went to Vanya and helped her cook our lunch. Abala siyang maghiwa ng mga gulay, tulad ng patatas, carrots, bell pepper at kung ano-ano pa. Mukhang marunong na magluto ang bruha. Sa bagay, sa tinagal-tagal ba naman niyang namuhay mag-isa sa ibang bansa, ewan ko na lang talaga kung hindi pa matuto ang gagang Vanyanitan ito. Nako, Shanaya, kung pumunta ka rito para idamay ako sa pagiging bubita mo sa kusina, please lang, maghunos dili ka. Walang pakundang ang sabi niya. Kung di baga naman saksakan ang kapal na mukha ng bruhang Vanya, nakalimutan niya yatang nasa pamamahay ko siya. Mga gamit at pagkain din namin ang nilalapastangan niya. Kung makabubita ka dyan, akala mo kung sino ka magaling ha. Samantalang nagkwento sa akin ni Nico yung fried chicken mong pinahirapan. Ganti ko naman sa kanya bago inirapan. Pareho kaming maldita ni Vanya. At dahil sanay na idinudunog lang sa amin ang pagkain, ano namang alam namin sa pagluluto, di ba? But now, we are trying our best to do those things that we don't know. Hindi man perpekto at pasok sa panlasa ng iba, at least we tried. But now, at least naparito ko yun ng maayos. Malakas na belta niya naman. Hindi rin naman patatalong bruha kaya pinabayaan ko na. Baka dumanak pandugo dito dahil wala talagang papatalo sa aming dalawa. Kinuha ko ang kutsilyo bago tumulong na hiwain ang mga gulay. May nakita pa akong buong pinya na nakahanda. Katipati yon ay iniwan ko na. Hiniwa ko na muna sa tatlong bahagi bago pinag-apat na hiwa ang bawat isa. Hindi ko alam kung para saan ba itong ginagawa namin ni Vanya. Ano bang lulutuin mo? Kuryosong tanong ko sa kanya. Pinaupong manok. Watch and learn from the expert. Proud na sagot naman niya. Pinaupong manok? Hindi ko alam kung ano itsura nun. At kung nakita ko na ba yun. Siguro natikman at nakita ko na yun. Pero hindi ako sigurado kung yun ang tawag sa lutuing yun. Kung yun naman pala ang lulutuin mo, bakit wala ka manok? Tanong ko ulit sa kanya. Huminto siya sa ginagawa niya at tumingin sa akin. Saka nagsalita na nakataas pa nga ang kilay. Marami kayong manok, Shanaya. Magpakuha ka sa mga lalaking naroon sa kwadra para naman may maitulong sila. Hindi yung puro kagaguhan ang ginagawa nila dito. Ang lagay ako na nga magluluto. Dapat ba ako pa rin ang manghuli ng manok? Taas kilay niyang sabi. Sa sinabi niya ni Vanya, agad naman akong lumabas at sinabihan nga ang macho mga gupito kuno. Pansin ko, nagiging utusan na lang yata ako dito sa sarili kong pamamahay ha. Hoy mga lalaki, manghuli raw kayo ng manok, sabi ni Madam Vanya. Sigaw ko sa mga kalalakihan ngayon ay para mga batang naliligo pa sa labas. Gamit ang hose para sa pagpapatubig. Lahat sila nakatopless. Pero ang ulupong na sina Blue, Nico at Steve, mga nakabrief na lang.
Bakit ba napadpad tong mga balon na to dito sa amin? Hindi yata sila na-inform na yung mga katulong namin karamihan ay mga babaeng medyo maedad na. At ngayon nga ay parang mga dalagang kinikilig sa gilid ng kwadra habang pinapanood ang mga balasubas na ito. Buti pa ang bebe ko. Behave! How can we catch a chicken? Eh mukhang masayang nagliliwalaw yung mga manok nyo. Maang na tanong ni Jeric sa akin. Sa dinami-rami ng manok dyan, imposibleng hindi kayo makahuli kahit isa. Anong silbi ng malamaskulado niyong katawan kung hindi niyo gagamitin sa magandang paraan? Bali, walang sagot ko naman. No chicken, no food. So better hurry up and catch them all. Dagdag naman ni Sandler na hindi ko na malayang nasa tabi ko na pala. Umakbay pa siya sa akin bago bumulong. Eyes up, love. Ayoko makakita ka ng mga tanawin na nakakasuka dyan sa harapan mo. Mariing saad niya nang mapansin ang itsura ng mga kalalakihan sa harap ko. Ngilitian ko lamang siya at muling bumaling sa mga kalalakihang ngayon ay abala na sa panghuhuli ng manok. Napailing-iling na lamang ako nang makita kung paano sila manghuli ng manok, habang si Sander naman ay tawa ng tawa na halos maiyak-iyak pa. Nakita ko si Daryl na kumuha ng walis bago sinimulang habulin at tampasin ang mga manok na nagsilaparan at nagtakbuhan. Sa hiningi ko naman may dalang net para ipangsilo sa manok. Ngunit ang ikinalaki ng mga mata ko nang makita ko si Blue at Steve na tumatakbo. Sa likod nila ay may mga inahing manok. Mabilis pa sa alas 4 ang nagtatakbo ang dalawa palapit kay Lucas at Mateo. Dalinabol sila ng mga inahing manok. After 1,000 hours, nakapila na silang lahat. Hawak ang mga manok na nahuli nila. At dahil abala pa rin si Vanya, ako na ang humusga sa mga manok na nahuli nila kung pwede bang katayin o hindi. At dahil si Nikong nasa unahan, madali kong tinanggihan ang manok na dala niya. Bukod kasi sa medyo payat, hindi pa yata nagsasawa sa pagiging bata yung manok na nahuli niya. Sumunod naman ay si Daryl. Ngunit ang loko na si Daryl, tandang ang dala at nakatali pa nga ang paa. Tinanggihan ko ang tandang na nahuli niya dahil mukhang panabong yun at hindi pang ulam. Third is Mateo. He got a good hen. I think, pasado yun. Bukod kasi sa mataba ang nahuli niya, pwede na rin yun katayin. Nilagay ni Mateo ang manok na nahuli niya sa planggana ng nasa mesa bago kampante umupo sa tabi ni Sandler at nang iba pang wala na sa pila. Sunod naman ay si Blue na mga lingali ko ng batukan. Ang mula lang si Blue, may hawak na sisiw. As in, yung sisiw na kapipisa pa lang yata. Don't give me that look, Shania. Pinaghirapan ko to. Pagpapaliwanag pa ng loko-loko. Kaya siguro tayo hinabol ang inahin dahil kinuha mo yung inakay. Galit na bulyaw naman ni Steve kay Blue nang mapansin ang hawak nito. Natuka pa nga ako ng manok. Buisit! Galit din ang sigaw ni Mateo. Ako nga sinabong, yun pala pakanan ng hayop na Blue kung bakit nagalit yung mother chicken. Dagdag pa ni Lucas na nakapila sa pinakadulo. Hindi ko na sila inintindi dahil sa totoo lang gusto ko na silang saktan lahat. Muli akong bumaling sa nakapila upang tingnan ang manok na dala nila. Nanlulumo naman na humihingi ng paumanhin si Jeric dahil wala siyang nahuling manok. Pero may hawak siyang tig-aapat na itlog. Baka raw pwede na yun dahil galing naman sa manok. Tumaas na lamang ang kilay ko dahil sa napakaganda niyang ideya. Then the last one is Lucas. OMG! Ang isang to hindi naglakad o tumakbo siya naya kung hindi lumipad tapos naglanding sa akin so I catch him. Proud naman na paliwanag ng bobong si Lucas. Ewan ko ba sa mga taong ito? Dato rin ang CEO ng mga naglalakihang kumpanya sa syudad. Mukha rin namang matitino. Pero matitindi ang saltik sa utak. Daig pa nila mga tambay sa kanto na walang magawang matino sa buhay nila. Kailan pa naging manok yan? Iritang-irita kong bulyaw sa kanya. Habang ang iba ay nagkanya-kanya ng komento nang mapansin din ang hawak ni Lucas. That was not a chicken. That is a duck. Walang jo. Sigaw ni Sander kay Lucas. But it's big and fat, I think. I think that animal says kwak-kwak. Not kukuraok? Pagpaputol naman ni Nico, sasasabihin pa sana ni Lucas. At dahil ang manok na nahuli ni Mateo ang pumasa, nagbunyi naman siya. Akala niya yata nanalo siya sa loto. Siya raw ang kakain ng marami dahil manok niya ang pumasa. After that,
Nagkanya-kanya na silang tubog sa pool. Ipinaabot ko naman ang manok sa isang kapasambahay namin para ibigay kay Vanya na abala sa kusina. Ayaw niyang maistorbo kung kaya tumabi na lamang ako kay Sander na nakaupo sa sofa. Hindi ka makikisaling maligo doon? Kasama ng mga kaibigan mo? Tanong ko sa kanya. Nope, I'm good as long as you are here beside me. Isa pa naligo na ako at ayoko mahawa sa kabaliwan ng mga iyon. Sagot niya naman bago lumipat sa upuan kung saan ako nakaupo. Iniakbay niya sa akin ang isa niyang kamay at ginawaran ako ng halik sa ulo. Para naman ako nanigas sa kinaupuan ko at hindi makagalaw dahil lamang sa simpleng halik na iyon. Are you happy? I ask him as he looks straight in my eyes. Super! Pero masasaya siguro ako kung sasagutin mo na ako. He said while smiling from ear to ear. Hindi ko alam kung nagbibiro, nangaasar o seryoso ba siya sa sinabi niya. Okay then, let's make it official. Seryosong sagot ko naman sa kanya. Pero bigla na lamang siyang tumawa at bahagyang pinitik ang noo ko. Hindi halatang patay na patay ka sa akin, no? Magpakipot ka naman kahit kunwari lang. Napasimangot naman ako dahil sa sinabi niya. Bakit ba ganito tong lalaking to? Akala niya patay na patay ako sa kanya at siya lang ang lalaking gusto kong makasama. Pwes, tama siya. Biro lang, liligawan pa kita, hindi ba? Promise, pakikiligin kita hanggang sa hindi na lamang basta oo ang isasagot mo, kundi I do. He kissed me on my cheek after he said that. Habang ako naman, natulala lang napatingin sa kanya. Hindi yata ma-process ng utak ko yung mga sinabi niya. But one thing is for sure. Hihintayin ko yung araw na yun. And when that happens, I will be the happiest girl in the universe. And I will make sure that it's all worth it. Lunch is ready. Suit yourselves, everyone. Natapos ang lambingan namin ni Sander nang marinig namin ang sigaw na iyon ni Vanya. Kaya naman tinawag ko ng mga loko-loko na ngayon nakasot na ng mga pambahay at mukha na ulit matitino bago pumunta sa kusina. We are all excited to eat together, only to get horrified on what we saw in the middle of the table. Yun ba ang pinaupong manok? Hindi ko ina-expect na pwede palang gawin sa manok ang ginawa ni Vanya. Presenting, pinaupong manok for our lunch, while yours truly. Proud na sigaw ni Vanya nang lahat kami ay nasa harap ng mesa. Nag-vow pa talaga siya. As I look at those macho guapitos faces, I saw different kind of expressions written on their face. Sander and Jeric looks like they wanted to vomit. Nico, Blue and Lucas laughed like there is no tomorrow. Malamang, may mamamatay mamaya, base na rin sa tindi ng tatawa ng tatlong ito. Well, Daryl and Steve looks like they're in awe. Kulang na lamang pasukan ng langaw mga bibig nilang abot hanggang lapag ang buka. Then Mateo, oh well, hindi ko siya masisisi kung mag-walk out man siya. He is the one who catch the chicken anyway. And I am impressed knowing my cousin. I don't really know what kind of cooking skill she have, but I must say that she did an extra effort. So I clap my hands to support her. So, yun palang pinaupong manok na pinagmamalaki ng bruha. Literal na nakaupo yung manok sa gitna ng kalabasa at nakadikwatro pa nga habang ang isang pakpak ay nakahawak sa bewang niya. Though I'm not sure kung bewang bang matatawag yun. Hindi ko kasi alam kung may bewang ba ang manok. Ang ipinagtataka ko lamang ay kung bakit nakanganga yung manok at dilat na dilat ang mata na mukhang tinorture muna ni Vanya bago niya niluto. Hindi ko din alam kung prito ba yun, nilaga o binanlian lamang ng tubig na mainit. At kahit na wala ng balahibo ang manok, may natira pa rin sa bandang ulo niya. Sinadya niya sigurong itirang balahibo na iyon. Mukha tuloy may buhok yung manok. Idagdag pa yung korona na gawa sa pinakadahon ng pinya. Vanya, ilang beses ba naman dapat ipalala sa'yo na huwag ka nang makialam sa kusina? Tanong ni Lucas habang umiiling. That chicken looks horrible. I wonder kung paano mo yan pinatay. Mukhang pinaamin mo muna sa mga kasalanan yan bago mo tinuluyan ah. Dagdag pa ni Steve. Ni hindi mo nga ginilitan ng leeg, paano mo yan napatay? Kuryosong tanong naman ni Sandler. Habang ang dalawang baliw na sina Nico at Blue, halos maglupasay na sa lapag kakatawa. Sandler, diskarte ang tawag dyan. Palibhasa, hindi mo alam yun. Sagot naman ang nagmamagaling na si Vanya at umira pa nga.
So, paano nga? Singit na tanong naman ni Jeric. Tumingin naman si Vanya sa mga kalalakihan at namewang bago nagsalita. Eh di pinukpo ko naman tiryo ang ulo? Duh! Kung bakit naman kasi magbibigay kayo ng manok eh yung buhay pa't pumapalag? Napang ang lahat nang dahil sa sinabi ni Vanya. Kahit ako, sa buong buhay ko ni hindi ko ma-imagine na kaya kong gawin ang ginawa ni Vanya. Kaya naman pala nakanganga ang manok at dilat na dilat ang mata dahil minartilyo ang ulo niya. You are the worst chef that I've ever known, Steve said. Alam mo, Vanya, sabi ko na nga ba hindi kita mapapagkatiwalaan eh. Kung sinabi lang kagad na siya Naya na ikaw magluluto, hindi na sana ako nag-effort manghuli ng manok na yan. Galit na sabat naman ni Mateo. Hindi ko na malayan na bumalik pala siya dahil nag-walk out siya kanina. I mean, look at that chicken. Mukhang Miss Universe na lumaban ng 10 beses tapos natalo ng paulit-ulit. Proud ka pa talagang ipresenta sa amin yung pinaupong manok mo. Eh mukhang kahit nakadekwatro yan, patumba na. Galit na dagdag pa ni Mateo. Mas bagay dyan, nilasing na manok. Sabat naman ni Steve. But it looks like nagulat na manok. Sagot naman ni Lucas. That's a fucking pagod na manok. Hindi rin pahuhuling dagdag ni Jeric. Mukha nga yung hilong manok kasi nga diba minartilyo? Tatawa-tawang singit naman ni Nico at nakuha pang makipag-appear kay Blue. Ang aarte nyo, wala yan sa panlabas na kanyuan no? Nasa lasa yan mga buwisit. Kayo na nga pinagluto kayo pa may gana mag-inarte at manglait? Kung kayo kaya ang martilyohin ko nang malaman yung pagod at hirap ko para lamang may mapakain sa inyo. Sa sinabing yun ni Vanya, nagsikaripas ang takbo ang mga ungas. Kaming dalawa lamang ni Blue ang naiwang matibay. Kahit na nga ba kulang na lamang, patayin kami ni Vanya sa titig na ipinukaw niya sa amin. Swear to God, isa man sa inyo ang manglait pa sa luto ko, ipapalunok ko ng buo itong manok sa inyo. Ano? May sasabihin pa ba kayo? Ano pang idadagdag nyo? Sigaw ni Vanya sa amin na kinabigla naman naming dalawa ni Blue. Oh no, Beshi. Mukha ngang masarap yung luto mo at saka hanap sa presentation. Napaka... amazing! Sagot ni Blue, nalatang ayaw mapakain ng buong manok. Kaya pinuri ang gawa ni Vanya bago tumakbo palabas. Kung sa nagpunta ang grupo ng mga macho, ay gwapo pa. While me being honest and true, dinahandahan ko lamang ang buwelta ko kay Vanya. Alam mo, Vanya, sa totoo lang? At alam mo rin ba siya, Naya, na isang mali mo lang mabibigwasan kitang gaga ka? Kanina pa sumasama ang loob ko, kaya huwag ka nang dumagdag pa. Pagpuputol naman ni Vanya, sasasabihin ko pa sana. At dahil ganun ang sinabi niya, aba, gera na to, papatalo ba naman ako? Hoy, Vanyanita, ako tigil-tigil mo dyan sa kagagahan mo ha? Dahil hindi uubra sa akin yan. Kasalanan ko bang pang malakasan yung pinaupong manok mo? Sa sobrang lakas, walang gustong kumain kahit isa. Tapos ngayon mag-iinarte ka dyan na parabang inalipos na ang buong pagkatao mo, pati na rin ang dignidad mo. Sa hindi naman kasi talaga kaya-aya ang tsura ng luto mo. Bali walang belt ako sa kanya. Nagdrama naman ng bruha sa sinabi kong iyon sa kanya. Makiming umupo sa lapag at naglupasay na mistulang batang inagawa ng candy. Pinaghirapan ko to eh. Ang ganda-ganda nga mo, chicken. I made her look like a queen by those pineapple leaves as her crown. She looks like a valuable queen, right? And those vegetables, I cooked them all. And it all tastes good naman ah. Pagpapaliwanag niya habang nakaupo pa rin sa lapag at ikinukuskus ang paa. Para siyang lukarit sa totoo lang. Ang sarap niyang bigwasan ng paulit-ulit hanggang sa magising sa katotohanan. How can you say that she is a she? Kuryosong tanong ko naman sa kanya bago tiningnan ang kaawa-awang manok. And her name is Chicky? Dagdag na tanong ko pa bago pasadahan ng tingin ang lintik na manok at pati na rin siya. Such a weird name for a hen na luwa ang mata at bukang-buka ang bibig. Alam mo, Shania, maganda ka sana. Kaso bobo ka talaga. Natural, babae yan dahil inaing manok yan. At kung lalaki yan, malamang tandang yan. Singhal naman niya sa akin bago tumitig sa akin na may nanlilisik na mata. At ano naman ngayon kung Chicky ang pangalan niya? Masababang pangalanan ng manok? Belta niya pa sa akin. Napahilot na lamang ako ng sentido ko nang dahil sa mga sinabi niya. Anong kahibangan bang nangyayari kay Vanya? Kung nagagandahan ka naman pala sa manok na yan,
at pinangalanan mo pa nga, eh di sana hindi mo minartilyo ang ulo? Hay nako, Vanya. Ikaw na lang kumain yung pinaupong manok / queen cheeky mo. Niluto pa lang gulay, ha? Eh bakit buong buo pa yung lintik na kalabasang upuan ng putres na manok na yan? Gigil na sagot ko sa kanya. Tinalikuran ko siya bago tinawag si Manang Linda at pinagluto ng tunay na pagkain para naman makakain na rin ang lahat. Dahil kung aasa kami sa luto ni Vanya, malamang na mamamatay kaming lahat na dilat ang mata at baka nakabuka rin ang bibig dahil sa mga pagkain inihanda niya. Meanwhile, Sandler's group prayed truth or dare. Kapag truth ang sagot, dapat may explanation pa, at kapag dare naman ang pinili, magtatanggal ng isa sa suot na damit nila. At dahil sa Jeric ang nanalo at may pinakamaraming puntos sa bato-bato pick kanina, siya ang napiling mag-spin ng bottle. Here I go, crazy pips! Sakto naman na tumuro sa kararating lamang na si Blue. Hey, bakit pati ako nasali dito? Maang natanong naman na magaling kong pinsan. Question, do you have someone special right now? Truth or dare? Jeric asked Blue. Habang si Blue naman tahimik na nag-isip bago sumagot. Truth. There is a girl that I saw in the US before, but I don't know her. I don't even know her name too. But after I saw her that day, parang hinahanap-hanap ko na siya, and I hope na makita ko siya ulit. Seryosong sagot naman ni Blue. Though I wonder who's that girl. Malas niya lang sa pinsan ko. Si Blue naman ang nagpaikot ng bote at tumapat iyon kay Nico. Question is, do you like Vanya? Truth or dare? Straight to the point na tanong ni Blue kay Nico. Habang parehong nakatitig sa mata ng isa't isa, nakala mo ngayon ang aamok ng away. Yes, and she is mine. Mine alone. Hear me? Seryosong sagot din ni Nico habang nakatitig pa rin ng mata ng isa't isa. Pre, hindi ka kaya mamamatay ng maaga pag si Vanya makataluyan mo? I mean, look at those foods na hinanda niya. Kung araw-araw ganun, goodness, kahit wag na lang, kahit hindi na ako mag-asawa. Singit naman ni Steve na nakaanin ng bato kay Nico. Kinuha naman ni Nico ang bote bago iniikot iyon at sakto namang tumapat sa akin. Question is, seryoso ka na ba kay Shania? I said, of course, and about to spin the bottle, but Nico asked me again. She is my ex-fiancé and I know her story. Paano kung ginagamit ka lamang niya para sa kumpanyang hawak mo ngayon? Seryosong tanong ni Nico sa akin. Lahat naman ng kaibigan namin na kasama namin ngayon ay nabigla dahil hindi nila alam ang tungkol kay Shania at Nico. Ngayon lamang din binuksan ni Nico ang ganong usapan sa aming magkakaibigan. What if Shania used me? I look at Nico's curious eyes and answered him seriously. Use me then. Use me well. I am willing to be used by her anyway, kung yun ang parahan para mapasakin siya. I love Shania and I am thankful that she found me. Buo na ulit ako ng dahil sa kanya. After I said that, bumungad sa amin na nakangiting mukha ni Shania at nagsabing kakain na. And according to her, this time it is a proper meal. Nakatingin lang ako sa kanya habang naglalakad siya palapit sa amin na nakangiti. At nang makalapit siya, inilahad niya ang kamay niya sa akin na agad ko namang hinawakan. And from this moment on, I promise to myself that this time, I will hold her hands forever. I will hold her tight. Hindi na ako ulit bibitaw. Hindi na ako ulit matatakot harapin ang lahat ng problemang pwedeng mangyari dahil alam ko na kakapit siya sa akin. Ako magiging sandigan niya at siya naman ang paghuhugutan ko ng lakas para magpatuloy upang uguhit ang kwento namin at nang magkaroon ng magandang wakas. Nauna nang pumasok ang mga kaibigan ko at naiwan kami ni Shania na magkahawak kamay pa rin. Nasabi ko ba sa iyo ngayon kung gaano kita kamahal? Seryosong tanong ko sa kanya bago ginawaran ng halik sa noo. Not yet. Umiiling na sagot niya. Ask me then. Sagot ko naman. Yumakap siya sa akin at itinapat ang tenga sa dibdib ko bago ko tinanong. Gaano mo ba ako kamahal? I cannot see my future without you beside me. Ikaw ang pahinga ko. Ikaw ang tahanan ko. Dahil sa iyo nabuo ako. Hindi na muling titibok ang puso ko kung mawawala ka sa piling ko. Sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, ikaw lang ang tanging babaeng gusto ko makita bago ako pumikit at mamulatan kapag gising ko kinaumagahan. I kissed her lips this time na malaya namang tinugon
At nang halos pareho na kaming kinakapos ng hininga, saka pa lamang ako kumala sa kanya. "I love you, my beloved Shania." At dito na po nagtatapos ang part 16 ng aking kwento. Samahan niyo po ako muli sa sunod na kabanata. Maraming salamat.